Soundcheck test mic. Okay, so welcome po ulit guys sa ating channel. And happy weekend. Ayan, sa bawat isa sa atin. And syempre sa video na ito is pag-usapan natin muli yung mga top trending stocks. So kahapon ang mga trending is MY, SPNEC, Converge, ABA, FCG, SPG, ALI, tapos EMI. Ayan. So ngayon is meron na naman tayong panibagong mga sets na mga stocks. Kaya pag-usapan natin ngayon sa video na to. Ayan. And syempre, don't forget to like our videos guys and paki-ano na rin, share sa mga Facebook nyo or sa ibang mga platforms guys, social media accounts or sites. And syempre, pwede nyo akong i-reach out guys sa ano natin. Ayan. So sa Investagrams, i-search nyo lang po Stockplay. And kung meron po kayong mga question about sa trading or sa crypto, stocks, okay, eh yun, pwede nating masagot dyan. Ayan, so bibigyan ko po kayo ng mga ideas and syempre yung mga experience din natin ano, na na-encounter. Ayan. And as well guys, sa Facebook, okay, Stockplay din, paki-search na lang. Ayan. So pwede po kayong mag-chat dyan if ever na meron po kayong gustong itanong. Ayan. So pagtulungan natin na magkaroon ng mga linaw guys, yung mga bagay-bagay, no? Mga questions natin. Ayan. So sige, let's start. And syempre nga pala, no? Don't forget to subscribe, guys. And paki-press na rin si bell button. Ayan, para palagi kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. I-close na natin tong dalawa na to. Ayan. So, let's start, guys, with dito. Okay. Ayan, so, medyo sinisipon tayo. Kaya, pasensya na po sa boses. Ayan, so meron tayo allergy. Pagka sa maaga. Ayan. So sa daily chart for dito, okay, nag-bounce ulit nung September to kahapon, ano? So sana lang is ma-filled na to si gap down, ano? And kung siya ay ma-hit, okay, possible is mag-retest dito si dito. 3.85 yung resistance natin. So, pwede ron. Still, holding on pa rin dito, no? Sa 3.7 support. And sana masustain, guys. Ayan. Sana lang. And nung last video natin kay dito, so, sinabi natin parang may support dito. Ayan. So, nag-bounce naman dun, ano? Okay, so nag-bounce din sa 4-hour chart. So, silipin natin. So, dito. Okay, possible mag-crossover to. Pero wag naman sana maging fake out katulad na to, guys, no? Nung August 20, ano ba to? 26, eto. So, sa halip na mag-crossover, guys, naging fake out. Okay, naging fake out siya eh. And kung papansinin natin sa 4-hour chart, parang may trend line dito since August 22. Okay. So for now, ito yung magiging problem natin. Ayan. Kay dito kasi this will serve as a resistance, ano, sa diagonal, guys. Ayan. So August 22, August 26, and ngayon is the greatest dito. September 2. Okay, tignan natin kung siya ay mag-breakout dyan. Para ma-feel na to guys, yung gap down dito. Ayan.
So next natin is PX. For PX. Ayan, so medyo matagal na. Oh, ayan. So PX. PX. Oh, ayan. So by the way guys, kung mag-invest po kayo sa cryptocurrency or kung gusto nyo magbodega guys or bumili ng Bitcoin, ETH and mga ibang mga altcoins, so pwede nyo i-visit yung ating link ano sa may description box. Okay, so meron tayo dyang link. Pan sign up is makaka-avail po kayo ng less 20% sa lahat ng trading fees. Ayan, for lifetime na po yun guys. Ayan. So malaking bagay na rin yun sa akin and sa inyo. Diba? So tulungan lang kumbaga. Let's go back dito kay PX. For PX. Okay. So alam natin support to. Strong support sa 3.1. And medyo nag-bounce na to, no? Based sa ano natin, sa daily chart. Ayan. So this is a strong support. So if ever guys na siya ay malaglag, medyo delicate. 'Di ba? Kasi strong support to eh. So possible pagka hindi na po siya nag-hold dyan, medyo malalim ang bubutasin na to. Okay, so possible dito guys malaglag eh. Sa 2.9. Okay, pwede rito, no? 2.9. Dito guys, pwede. Okay, around here. Or sa 2.8. Oh, yun. Sa 2.9 muna tayo. Bago 2.8. Okay, pwede dyan eh. Diba? So, sa 2.9 support for PX, kung papansinin natin. Okay, so medyo ano dito kasi. May mga rejection tayo dito, no? And as well, mga bounces. Okay, for example, ito. Okay. Rejection. Okay. Tapos, we have here. Ayan, no? Okay, so retest to, no? Then, we have here. Rejection ulit. Okay. So, still, ano to? Kumbaga, viable pa rin. Or, we can say na we can consider this area as a support. Diba? Si 2.9. Ayan. So, pwede yan. Tapos, dito pa. Meron pa dito pala. Ayan, no? Okay. So, mas malapit to sa 3. Sa 3, guys. Ayan. So, dito. Okay, sa 3. So, siguro, for now, is alisin muna natin to. Para di gaano ano tayo dito. Hindi tayo overcrowded. Ayan. Sa drawing. Ang pangit kasi tignan pag super dami na ng drawing. Ano? Ayan. Tapos alisin natin yung ano ba tawag doon na yun? Hide marks on bars. Ayan. So sa 3. 3 guys yung ano natin. Next support if ever na siya ay malaglag. Pero ngayon is nag-bounce eh, 'di ba? Kahapon, so siya ay nag-bounce. Ayan, tignan natin ano. Tapos sa 4-hour chart. Sa 4-hour chart, okay, parang meron din ditong gap down. Ito guys, meron ding gap down dito, no? Na possible if si PX is magra-rally next week. Okay, so pwedeng ma-feel dyan, guys. Diba? O, ayan. So, sa histogram,
higher lows naman dito. Ayan. Possible medyo may play dito kumbaga, no? Ayan. Pero syempre, tignan pa rin natin. So, still malapit naman to sa may support. Ayan, sa 3.1 guys, ano? Ayan. So, next natin is VUL. Ayan, so medyo hirap tayo magsalita. At barado yung ilong natin. Okay, pati yung salalamunan. Dahil sa allergy. Okay. So, punta tayo sa daily chart. Okay, so medyo bumutas to ng bahagya. At medyo pinaglaruan din, ano? Bakit? So, sa last, ano niya? Last candlestick, guys. Okay, mahaba yung wick sa taas at baba ng candlestick. Okay. So, in short, pinaglaruan niya, ano? Okay. So, for now is medyo nakatawid na to dito. Ayan, sa 1. And syempre, so ano po yung ating next target dito? Ayan. So based dito, pwede pa tayong mag-add kasi. Ayan. So, let's add. Okay, possible ito yung kanya magiging next target. Ano? If ever na siya ay mag-rally pa sa Monday, ano? Eto guys, si 1.05. So, for now is, okay, possible yun, yung pinakamalapit eh. Ayan. So, tingnan natin. And si BUL kasi, kung papansinin natin, siya po ay nasa uptrend, ano? Since July pa. Ayan, kasi dito nag-start eh. O, ayan. Sa July. Or June pala, no? Ayan, kasi nag-sideways dito. So, June to July. Accumulation to. Ang nangyari dito. Tapos, yun na nga. Nag-breakout. Breakout. So, ilang percent to? Okay, silipin natin. Ano? From here, tapos hanggang dito. Halos 32%. Ah, diba? Solid. Solid na, ano yan, profit, guys. Ayan. Pero, syempre, i-consider din natin, siya ay overbought na. Ayan, sa daily chart. Kaya, medyo ingat lang din, ano. So, possible pa bang mag-rally yan? Yes, pwede pa naman, ano. Pero, ano kasi, nasa overbought na siya ulit. And kung siya ay mag-rally, so bonus na lang sa mga nakabili sa baba. Ayan. Buy low, sell high guys. Ano? Hindi buy high, sell low. So this one is nag-rally na kasi. O, diba? And kung mag-rally pa, okay, de, thank you. Diba? Thank you na lang. Especially dun sa mga nakabili sa baba. And pag pinansin natin kasi sa 4-hour chart, medyo rejected na siya. Na, di ba? Pero still, possible pa rin, na mag-rally, no? Hanggang dito, guys. Sa 1.05. Ayan. So, tignan natin. Okay, kasi nga, overbought, eh. Na, di ba? Ayan. So, tignan natin sa Monday kung ano yung magiging, ano niya, sentiment, no? For BUL. Okay. So, next natin is UBP. Union Bank. Union Bank. Okay, so madalang itong masama sa ano, ano, sa mga trending stocks. Mga bangko. Okay. So, dito kay, ano, UBP, guys.
Okay, so matagal na tong sideways. And kung i-ano natin, i-analyze natin yung chart, ano? So, this chart is sideways, ano? Since nung April pa. Diba? So, since then, nung binuusan dito nung April 6. So, ilang percent to? So, halos, ayan. Negative 26%, guys. Grabe yung binagsakan. Pero, since then, okay, naka-recover naman na at nag-bounce-bounce, ano? Diba? So, bounce, June 22. Okay, tas bagsak ulit dito na July 5. Bounce ng July 19. Okay, tas bagsak ulit. July 28, then rally. Okay. So, in short, yung ating support dito is eto, guys. Ayan, sa may 72.8. Okay. And kung titignan natin, right now, si UBP is nasa resistance na to. Ayan, so resistance na to, guys, ano? For UBP. Ayan, so tignan natin. For this one, support. So, possible support is saan? Okay, so dito kasi medyo ano to eh. Medyo binasag niya rito sa part na to, no? Sa 84 malapit. So, tingnan natin. Okay, possible support yan. And, hindi pa naman siya overbought. Okay. May play pa to. So, yun nga lang is nasa resistance na kasi. Kaya medyo ingat lang din, ano? If ever, guys, na mag-rally pa yan, so, next target, dito, possible, 87. Pwede, no? Tapos, yung support nga is dito. Malapit sa 83.8. Or sabihin na natin sa, ano, no? 84 malapit. Diyan, ano? So, tignan natin sa lower time frame. Okay, para meron tayong confluence, guys. So far, is overbought na rito. Kaya nga sinabi natin, though hindi pa naman siya overbought sa, ano, sa daily chart, pero dito sa lower time frame, is overbought na kasi. Eh, diba? So, ang siste, okay, pagkaganyan, possible, kung sa lower time frame is overbought na siya, mag-pullback muna yan sa may support. Then possible mag-bounce. Okay? So, ayan. Let's see, guys. Yan sa Monday, ano? Next, okay? Ang hirap magsalita talaga pag ano, may allergy, sinisipon. So, next natin is FB. Okay, madalang din to, guys, na masama ano, sa mga top trending stocks. Ayan. So, iba kasi, nagte-trending lang dahil may catalyst. Okay, for example, maganda yung news or bad news. Diba? So, dito kay FB, guys. So, siya ay in a downtrend since ano to? Since July 6. July, ano ba to? Okay, so somewhere here. July. Ayan. So, dito guys, sa part na to. Then, since then, nag-print out na siya ng lower highs. So, ang pinakamalala ay ito.
So grabe sell off dito nung ano, June ano. June, no? Solid yung mga candlestick. Ang haba guys ng body. Okay. So far, okay, para makita natin yung strong support for FB. So tingnan natin sa weekly chart. Ayan, tapos mag-remove tayo ng drawings at medyo hassle nang tignan. Ayan. So dito guys, halos walang support. Oh, okay. So sa part na to, medyo delicate to pala. Eagles, ano? Eagles. So ang pinakamalapit na support is, okay, malalim to. Okay, malalim to guys. Okay, so based dito, since nung 2010, ano? So, ang pinakamalapit is somewhere here sa 34.35. Naku, malalim to. Malalim to, guys. Ayan. Tapos, yung next is eto na. Dito. O, dyan, guys. Ano? Sa 31.6. Pwede dyan. Super layo. Ayan, kasi kapapansin ninyo, 2000 ano ba ito? 2017. Okay, around here sa November. So, siya ay nag-rally. Solid, ano? So, this week, noong 2017 is, nag-rally po siya kay ilang percent. Silipin natin, pati yung week, isama natin, ano? Yung week ng candlestick. Oh, eh, no? Solid 105%. Grabe. Ayan. Pero ngayon, is laglag siya. Okay? So, this one is still bearish. Oh, ayan. So, siguro, if ever na siya ay ano, pabuhusan pa, no? So, ang possible play dito is divergence. Bullish divergence guys, since siya po ay nasa oversold na. Okay, so let's wait na ano pa to, magcapitulate pa. Okay, then pagka meron tayo nakitang setup, ayun, saka tayo pwedeng pumasok. Okay, for now is medyo delicate to si FB. Okay, so ano lang, hinay-hinay lang guys. Dapat meron tayong confluence sa different TF or time frame, no? O, ayan. So, ang pinakamagandang setup dito is, yun nga, dapat makakita tayo ng series of divergence. Ayan. Sa multiple time frames. Okay. So far, yung ating support is eto. Yan sa 43. And sana mag-hold dyan. Ano? Kasi pag hindi nag-hold dyan, okay, remember, okay, parang katulad ata. If I remember guys, ano? Parang katulad ito ng ano, chart ni Converge. Ayan, oh. So, series of lower highs kasi since nung June 21. Di ba? Ayun, no? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos laglag dito. So, this one is considered as a, ano, descending triangle pattern. And we know that pagka yan ay nabasag, okay, so we have here a sell-off ulit. Okay, pag sinukat natin yan, so syempre yung height. So, ang bare minimum is, okay, around here sa 30, ano ba ito?
35.7. Okay. Okay, so pwede nga ma-hit to, no? Si 34.5 dito. Ayan. So, ingat lang kay FB, guys. Okay, malalim to. Once na ano to. Mabuhusan na. So, next natin is AEV. Medyo nag-iingay yung pusa. Okay, pasensya na. May tinatawag ata. Okay. So, this one for AEV. I-remove drawings natin ng very light. Okay. So, syempre, yung resistance na to, nasaan? Okay, possible dito. Wait nga lang. Okay, para sure tayo. O, yan. So, dito, no? More likely dito, guys. Dito sa part na to. Okay, dyan. 61.5. So, this is considered as a strong resistance for AEV. And, syempre, yung support as well. So, saan yan, ano, tatama? Support natin dito. Okay, possible dito, guys. Ayan, sa 53.3. Pwede dyan, ano? Strong support. Okay. So, sa ngayon kasi, since nung ano ba ito? March 2020. Okay, so COVID to, diba? Ito. Ayan, so medyo naka-recover na. Kung titignan natin is siya ay pa-uptrend, guys, no? Etong sa AEV. Higher lows eh. 'Di ba? Ayun, no. March, April 2021, tapos sinundan dito ulit ng higher low, August 2021. And yung last is dito. May, no? May 2022, tapos July 2022. So, in short, siya po ay pa-uptrend, guys, no? Pero, right now, guys, is wala pa siyang higher high ulit. Got rejected dito eh, sa 61.4. Diba? So, tingnan natin kung mag-print out ulit ng another higher high, si AEV. Though hindi pa naman siya overbought dito sa weekly chart. So, still, may play pa rin yan, ano? For sure. Ayan. So, yun nga lang, ang pinaka-problem for AEV is eto nga. Si 61.4. And kasi considered to as a resistance, guys, no? Okay, sinilip natin kanina. So, next natin at medyo parang humahaba na tayo usapan. Ayan. So, last two na. So, siguro bilisan na natin to. Okay, at medyo talagang ano, no? Hindi maganda yung boses ko ngayon. At yun nga. So, pagkagising is meron tayo palagi allergy. Sinisipon. Dahil siguro sa lamig. Okay, so lamigin kasi ako eh. Dahil sa allergy. Okay. So, ano nangyari? Ba't ayaw? Wait lang. Okay, goods na tayo dyan. So, dito guys, kay PXP. Okay, breakout to, no? Diba? Ayan. So, ito na yung sinasabi natin kasi di naman lahat ng mga stocks is okay, nagagawa ng ideas
syempre ng mga content creators, 'di ba? And kaya at tayo nag-extra tayo, no? Nag-extra video tayo para kumbaga makita din natin yung ibang mga stocks. Hindi lang po yung mga trending stocks. Okay? So this one, since noong June 2021 siya ay still in a downtrend. Pero ngayon guys, is nag-breakout na siya. So kailan nag-breakout? This week, ano? Noong 31 guys. 31, tapos nagkaroon na siya ng throwback. So sana lang is masustain yan. Okay, above here sa ating downtrend line since ano, no? Since June, May 2021. Okay? And syempre, yung ating resistance dito is 6.55 guys. And so medyo malayo pa naman, ano, since tayo ay nasa 6.2 since nung nag-bounce dito prior sa kanyang breakout. Let's see. Tapos sa 4-hour chart. So sa 4-hour chart, ayan, so medyo nag-bounce na since nung nag-overbought. So overbought, tapos pullback, then bounce. So syempre pagka ganito, still possible pa naman na mabuhusan to guys, ano? Ayan, kaya medyo ingat lang din. And kasi hindi naman po lahat ng breakout is a true breakout. Okay? So minsan kasi false breakout ang nangyayari. Ayan. So this one, this throwback and a bounce guys is still not sure. Okay? So unless na lang kung siya ay mag-create dito ng higher high ulit. Diba? Ayan. Kasi yung bubutasin niya na next resistance will serve as a support. Okay? So, in short, mas malamang kasi is talagang breakout yung pagka ganun yung nangyari. Ayan. So, wala pa naman kaya don't expect too much for PXP. Diba? Ayan. So, last natin is P-Core. P-Core tuloy. B-Core pala. Magkamukha kasi. B-Core, guys. Ayan. So, B-Core. Medyo nahaba na yung ano natin. Video. Wow. Solid, oh. Nag-rally. Okay. Around here sa 9.33. Thursday to, no? Tama. Ay, di pala kahapon. Kasi naka 4-hour chart nga pala tayo. My mistake. Ayan. So, dito guys, okay, nag-breakout na. Pero, ang pinaka-concern natin kasi dito is still nasa resistance pa rin, di ba? Ayan. So, sa Monday, tingnan natin. Kasi pagka nag-breakout to or nag-rally pa sa Monday, so, possible is, okay, baka masustain na. And kasi kung papansinin natin, yung last candlestick niya is mahaba yung wick. O, diba? So, pinush lang, tapos nag-sell. Nagbentahan din halos yung karamihan, ano? So, that's why, yung candlestick is nag-create ng mahabang wick dito sa daily chart. And, syempre, yung isang concern pa natin dito is papataas ng papataas yung ano natin, RSI. So right now is nasa ano siya, no? 88.6. Okay, malapit nang ma-reach yung line of 9. Okay? And based dito guys, sa mga previous ano niya, top. So still
Pwede pa rin ano, pero yun nga nakakatakot na to eh. Line of 9 pwede pang ma-hit. Based po dito sa ano niya, sa past history niya. Since nung 2019 or even dito guys ano, 2018. O, diba? Ayan. So still possible pa rin na mag-rally, pero ano na lang. Ingat na lang guys ano. Since tayo ay nasa daily chart, wala po tayo sa weekly time frame, pero still yun nga ang main concern natin for B-Core. Ayan, tapos sa 4-hour chart, over ano na rin to, overbought. Ayan. So in short, meron tayong confluence sa dalawang time frame. Ayan, kaya medyo ingat lang po ano. At medyo delikado. Ayan. So, I think tapos na po tayo. And salamat po ulit sa pagsama sa panibago nating mga videos sa ating channel. So, see you po ulit. Bye-bye.